Marami ang nagulat sa pasabog ni dating AFP Budget Officer tungkol sa umunoy pabaon system sa mga magreretirong general. Isa na rito si Senador Antonio Trillanes na di raw makapaniwalang mas malala raw pala ang katiwalian sa AFP kesa sa kanyang inaakala. Andrea Bautista, ikwento mo. Hindi na raw bago kay Senador Antonio Trillanes ang isyu ng katiwalian sa militar. Ito nga raw ang pangunahing nagtulak sa kanilang grupo na mag-aklas laban sa gobyerno noong 2001. Pero nagulat pa rin ang senador sa pagsabog ni dating AFP Budget Officer George Rabusa sa Senado kahapon. We were caught off guard, you know, na ganun yung sasabihin niya. Noong 2003 nga, hindi pa namin alam the full extent and the staggering amounts involved. Eh, was enough to cause unrest, ano? Eh, ngayon pa na ganyan. Sa pagkakaalam daw ni Trillanes, 200 million pesos lang ang kinupit noon ng mga dating opisyal ng AFP sa pondo ng militar. Pero sa testimonya ni Rabusa, may 5 milyong pisong buwan ang allowance pa pala si dating AFP Chief of Staff Angelo Reyes mula 1999 hanggang 2001, na umabot daw ng 100 million pesos. Bukod pa riyan ang 50 million pesos na pabaon daw sa pagretiro ni Reyes. I was a bit emotional at that point kasi sila General Reyes and the others nagmamalinis nung panahon na yon. Inipit kami, they tormented us. Mariin namang itinanggi ng kampo ni Reyes ang akusasyon ni Rabusa. Buwelta ng abogado niya, gumaganti lang si Senador Jinggoy Estrada kaya nito pinalantad si Rabusa. Si Reyes ang AFP Chief of Staff noong termino ni dating Pangulong Estrada, pero bumaliktad para mapatalsik si ERAP. Umablan na rin siya, maghaplan na rin siya sa mga nag-akusa sa kanya kasi hindi naman totoo ito. Pinaiimbestigahan na ng Malacanang ang umunoy pabaon system sa AFP. Agad namang inilinaw ni Defense Secretary Volter Gazmin na kung nagkaroon man ng kupitan sa nagdaang liderato ng AFP, hinding-hindi na raw ito papayagang mangyari sa ilalim ng Administrasyong Aquino. I really don't agree with it because it is illegal. Andrea Bautista, News 5.